Hi guys, welcome back ulit sa aking YouTube channel. So for today's video, ang i-share ko naman sa inyo is the reason behind bakit na freeze hiring ang caregiving under G2G process. Ayan, kung bago pa lang din sa aking channel, i-click mo na yung subscribe button dyan at notification bell para ma-notify ka pa sa mga susunod kong video. I have changed just like you. Magkakaroon ng posting for contract sa Caregiver Israel. Waiting for contract na lang po Israel. Kasi kami ng kasamahan ko. April 28 pa po yung last recorded interview and June 2 ang medical. Okay, ito yung nangyari sa Israel. Nagpasa sila ng legislation. Ang gusto nila ngayon ay maniningil tayo sa workers. Sabi namin, government to government agreement, hindi pwedeng ang gobyerno natin pa ang maniningil sa workers. Ang sisingilin ay first tranche, 60,000 pesos plus bago pa umalis ng Pilipinas. So kaya tinigil muna namin kasi kailangan mag-usap yung dalawang panig. Sana maintindihan ng ating mga kababayan na para ito sa kanilang mga karapatan at protection. And willing naman yung Israel government to talk to us. Kaya itong November din, may bilateral talks tayo with Israel about yung sitwasyon ng ating mga caregivers doon. Kasi tatlong tranches ang gusto nila na singilan. And yung pera mapupunta sa Israeli recruitment agencies. Eh bakit? So, parang tayo ang maniningil tapos agencies nila makikinaba. Ano naman? Sabi namin, teka muna, wala yan sa original na agreement natin. Binigla nyo kami. Mag-usap muna tayo. Parang mahirapan kaming payagan yung ganyan. Parang dehado naman tayo. Oo naman. Bakit? Sobrang dehado. Hindi naman tayo ganun ka-desperado. Looking forward kami na may mga bagong emerging markets na walang singilan. Iyon ang maganda doon. Walang singilan ng fees. Pero maganda ba yung sunduan sa Israel? Maganda. Kung maganda. Sa maganda, I mean, lahat halos compared dito sa atin, mas mataas talaga ang sweldo pag overseas eh. Yun ang attraction eh. Correct. Yun lang nga, mahirap pati VAT gusto nila sagutin ng... So, ayun na nga guys. Kasi way back, siguro nung September lang yun, nag-post sila dito ng memo, ang PIBA regarding with the basket of fee. Ayan. So, that time kasi guys is nagawa na ng contento ng ibang mga content creator. Kaya lang guys, kasi kami noon, parang naghintay kami ng confirmation from POEA. Parang naghintay kami ng post kung talagang mai-implement yung babayaran na yan. So, parang walang post si POE. So, hindi kami gumawa ng content noon. Pero nagawa ng iba dito ng content regarding with the basket of fee, yung tinatawag nila. Para yun dun sa PB or sa placement bureau dito, na babayaran ni applicant. From, bago siya pumunta dito, babayaran niya, may babayaran siya sa Pilipinas na amount na sa 3,000 shekel mahigit ata yun eh. Or, ito, kasi ito, itong memo na yung basahin natin. So, mas clear kasi dyan eh. So, ayun, ang babayaran ni applicant bago siya pumunta dito is nasa 3,248 shekels plus 17% VAT. So, ang total niya is 3,800 shekels. So, magkano din yun? Nasa 60-something yun eh, 60,000. So, yun yung nakabase sa memo na ginawa ng PIBA dito. So, nung kami mga first batch, walang ganyan. So, walang kahit sa kontrata namin, walang kaming ganyan. Kahit sa bilateral agreement nila, wala nga yan. So, ngayon, bigla nag-implement sila ng ganyan na may babayaran na. Kaya siguro, ngayon, kaya hindi pa siya open kasi minamanage pa nila yung internal. So, yun nga, unfair naman, parang yung mga nahuli, may mga babayaran na samantalang yung mga nauna, di ba, halos ticket lang tsaka medical lang yung nagastos. So, yung babayaran na yun, installed yung tripat, installed siya may second payment, third payment. Yung first payment is 1,000
shekels, yung another payment na yon. And then yung third, another 1,000 ulit. So, medyo magulo, naguluhan din ako dito sa memo na to noong that time na pinusto ng PIBA. So, nagtatanong ako sa mga applicants sa Pilipinas kung may binayaran ba sila kasi inimplemento nung October, dapat na-implemento nung October. Pero sabi nila, wala naman daw. And then, out of nowhere, ayun na, na-freeze hiring na. So, yun ang dahilan kung bakit naka-freeze hiring yung, wala kay, pag nag-open kayo ng e-reg, naka-close pa yung sa caregiving kasi inaayos pa nila yung bilateral agreement ulit kung ma-implement ba tong babayaran na to. Kasi nga, sabi nga, diba, ang makikinabang naman is yung agency dito. Hindi naman yung totally yung employer or what. Or yung, ano, yung magbabayad. Kung ano ba yung magiging win-to-win situation, kung ano ba kasi yung magbe-benefit ng babayaran na yun. So, kaya, dun sa mga aspirant applicant gusto mag-apply dito sa Israel, hintay-hintay muna tayo kasi for sure may revision yung ano na yan, yung bilateral agreement na yan. Kasi, bakit magbabayad? G2G nga, diba? So, unfair. Parang unfair yun sa mga bago, mga gusto din makarating dito. Samantalang kami, mga nauna, halos ang binayaran lang talaga namin, ticket nga lang, at saka medical, ganyan. Tapos, out of nowhere, parang nag-implement na ng ganyan si PIBA dito. So, yun, sa mga applicant pa na naghihintay ng updates, hintay-hintay tayo kasi sinesettle pa na rin internal for sure kasi hindi yan stop hiring, guys. Naka-freeze lang kasi ang pagkakalam ko may quota dito na mga caregiving for year na kinukuha, especially sa mga Pilipino kasi ibang talagang gusto nila mga caregiver is Pilipino. Mga nire-request ng mga Israeli dito sa agency is gusto nila is mga Pilipino caregiver. So, okay, mawawala ng pag-asa. basta, tsaga lang maghintay. For sure, next year sana maging okay yung 2023. Mag-open siya ulit for another batches ng mga applicant for the caregiving sector dito. And for the housekeeping din, guys, hintay-hintay lang din tayo kasi no one knows. No one knows kung kailan sila mag-open. Check nyo lagi yung e-registration nyo. Kasi minsan si POEA nauuna mag-open sa e-registration din kinabukasan saka sila nagpo-post ng memo na open sila. Like yung nangyari nung July. Ganun yung nangyari. Pag-check ko ng e-reg, may hotel workers na opening. Tapos, naghihintay kami ng memo mag-post ng POEA. Kinabukasan na sila nag-open. So, check nyo lang from time to time kasi pwedeng surprise. So, hindi natin alam. So, ito lang yung idea. Share ko lang din sa inyo kung ano yung dahilan bakit naka-freeze hiring yung caregiving. Kasi because of yung sa may babayaran nga. So anyway, ayan, maraming salamat ulit sa mga bagong subscriber ko. Ayan, hindi tayo nakakapag-upload ng mga videos ngayon, mga informative. Pero thank you kasi you always support my channel naman. So ayan lang guys, share ko lang sa inyo. Maraming salamat and God bless you all. Thank you.